Hey everyone and welcome. Wait. Hey guys and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga pasalubong ng mga lolo at lola ko and then yung mga pinagbibili kong mga items. So if you want to see kung ano yung mga papakita ko, then please keep on watching. Just a disclaimer guys, hindi ako nagbibrag or anything. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga binili kong mga items para kung gusto nyong bumili or magustuhan nyo pag pinakita ko sila sa inyo, magkaroon kayo ng idea kung saan sila mabibili. So, let's start off dun sa mga pasalubong. Dun sa mga pasalubong muna ng mga lolo ko. Unahin natin yung mga makeup related items. So, wait. Unahin ko na to. Ito, pinakamalaki. Wait. So, ito guys yung parang salamin siya na merong kasamang ilaw. Ang problema nga lang, ano siya, papalitan pa namin siya ng saksakan kasi parang 120 volts yata to. So, hindi ko pa magagamit yung pinaka-ilaw niya. Pero, pwede ko siyang magamit if magme-makeup tutorials ako, ganyan. Meron na akong salamin kasi kung alam niyo naman, 'di ba, lagi kong hawak yung salamin kapag nagbe-blend ako. So ngayon, meron na tayong salamin. Ayun, eto tumingin ako nito sa SNR before. Parang nasa kulang 3,000 yata to or 2,000. Basta mga kulang 3,000 siya. Ang bigat niya kaya dun siya sa ilalim nakalagay. Next item that I'm going to show you is this one. So yan. Ito, isa siyang parang makeup train. Makeup kit siya na dito nakalagay sa holographic na design na to. So, ito galing siya sa Ulta. Tapos, bigay ito ng tita ko. Ay, tita ko nga nagbigay nito. Or si nanay. Basta isa sa kanila. So, yan. Marami siyang laman, guys. As in. So, dito na lang yung face ko. Paano mapapakita? Sorry guys, medyo nagre-reflect kasi yung ilaw ko. So, ayan, meron siyang mga liquid lipsticks, tapos may mga lip gloss, may juice, ano ba to? Infused ba yun? May bronzers, tapos may blush, highlighters, mga brush, tsaka ito din. Yan. So, dito naman ay yung mga concealers. Ayan, concealers yung buo na yan. Ito yung mga eyeshadows, may mga shimmers, merong mga matte shades, ganyan. Tapos, meron din dito mga pangkilay, gel liners, tapos, mga, ano pa ba to? Yung cream eyeshadow, tapos, meron ding mga glitter top coats. Ayan, meron din dito. So, ayan. Thank you so much po, nanay, and tita and lolo. Thank you po. Next is mga makeup brushes. Ito, last minute ko na itong pinabili. Kasi nakita ko siya kay Maricon Cassidy. Isang YouTuber din siya na naka-base dito sa Kabanatuan. So, I'm gonna leave her channel down in the description box. So, check nyo na lang yun. Binilan kasi siya ng boyfriend niya ng mga Wet n Wild na brushes. So, yan. Wait. Hello, focus. Ito lang yung nabili nila kasi last minute na ako nagpabili and ito na lang din yung available sa dollar store. So, sa dollar store lang to guys. Imagine, 50 pesos lang to and ang benta nito sa online parang nasa 100 plus. So, if meron kayong mga kamag-anak abroad, ayun, magpabili kayo sa kanila sa dollar store. Marami nito. Kahit yung mga blush brush nila, ganun, contour brush, puro $1 lang. Kaya, yan. I highly recommend na dun kayo magpabili kasi mas mura siya dun sa abroad. So, yan. Tatlo lang to. Isang smoky liner brush, tsaka isang crease brush, tsaka large concealer brush. Yan. Next is itong isa pang ulit na brush. This is a Sassy Chick na Kabuki cosmetic brush. So, yan. Wait. Focus. Hello. So, yan. Kabuki brush lang siya. Sa dollar store din to, guys. So, yan. Pang powder, ganyan. Kapag ka nag-travel kayo, maliit lang siya. See?
Hello? Focus! Ayaw niya mag-focus. Binili din nila kami ng mga pabango. So, meron akong tatlong pabango dito. Actually, wait, nalagay ko nga po na tulip. Ito mga pabango na to, hindi lang naman siya sa akin. Share-share kami ng mga sisters ko dito. So, ayan. Ito yung dalawang daisy na pabango. Ay, hindi pala daisy, ito yung isa. Isa yung Daisy Dream, yung color sky blue. But maganda. Hello! Ayan. Ito siya. Hindi ko pa siya nabubuksan eh. Buksan natin, amayin natin siya. Isa to sa mga parang pinaka mabangong pabango ng Marc Jacobs. So, kung naghahanap kayo yung parang mga pang pabebe na pabango, ganyan. I highly recommend this one. Wait. Siya. Sobrang cute nung packaging nito, guys. As in, babae. Lala nyo ba si babaeng marangal? Ayan. Sobrang cute, diba? Hindi ko ma-explain yung amoy, pero amoy mayaman, ganun. This one, this is the dot, yung Marc Jacobs din siya. Ayan, ganyan na may itsura nung box niya. Ayan. Ganyan yung itsura niya, guys. Color red. Ayan. Cute din siya. And then, ito yung isa, yung Lancome Paris na pabango. Mas pinakamalaki to eh. Ayan. So, may nalagay dito na La Vie's Belle. Tama ba? Hindi ko alam. Diyan marunong mag-French. Ayan. So, ganyan lang yung itsura niya. Ayan. Meron lang ganito dito. The last item na ipapakita ko sa inyo ay yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ito siya! Bathrobe. This is a bathrobe from Ulta na color mint green. Alam niyo bakit ito yung pinili ko? Kasi ang lakas niya maka Sharpay Evans. Oh, yung off-shoulder ko, Beth. Teka. Sobrang cute! Tingnan niyo kasi. Ayan, oh. So, meron siyang pa-hoodie na style. Tapos, ayan. Pahit ako na nga. Ganyan siya. Basta, meron siyang something na parang fur dito. Ba't ganun yung kulay niya sa camera? Hello? Yan. Iba lang yung register ng kulay niya. Pero, ano siya? Color mint green. So, very Sharpay Evans. Kaya pagka, minsan siguro, pag magme-makeup tutorials ako, makikita niyo, naka-bathrobe ang lola niyo. Yun lang. Ang init ba? Ang init sa Pinas. So, ito naman yung mga binili lang namin sa duty free and sa mga pinuntahan ko pa na iba. So, isa-isahin ko sila. Mag-start tayo sa Royal. Kasi nagpunta kami ng Royal sa Subic with my lolo and my lola. Bumili ako doon ng e.l.f. na eyelash curler. Kasi yung eyelash curler ko, yung Nichido. Tama ba? Nichido ako doon. Basta, yun. Naputulan na kasi ako minsan ng pilikmata doon. And luckily, tumubo naman siya. Pero yun pa rin kasi yung ginagamit ko ngayon. Kaso bumili na ako ng bago. Na-try ko ngayon to, baka kasi mas maganda siya. And then, bumili din ako nitong Clean Color na Brow Pomade. Kasi iba na yung shade na kinuha ko. Ano siya? Yung kinuha ko ay yung Ebony. Parang dark black? Ano daw te? Hindi, parang siyang ma-black. Buksan ko na. Ganyan siya. Ganyan yung color niya. Ayan, parang black talaga. Kasi, if you guys remember, meron ako yung taupe at saka, nakalimutan ko yung shade ng isa. Pero, hindi sila talaga match sa kilay ko. And, I hope ito match siya. And, ito parang, $1. $1 lang yata ito. So, mga 50 pesos lang. Ganun. Basta mga $1 and mga 20 cents. Ganun. So, mga around 60 to 70 pesos siguro to. So, the next item na ipapakita ko sa inyo, since, di ba, nagpunta nga kami ng Royal sa Subic. Nagpunta din kami sa Harbor Point. And, ito lang binili ko doon. Yung eyelash glue sa Daiso. Yan. Kasi, walang ganitong color sa amin. Yung clear. Clear kasi to. So, yung sa amin, mayroong white and black. And, kinuha ko yung clear para mas maganda siyang
mas maganda siya, hindi siya parang nag ang tawag dito, hindi siya nakikita sa kil ay sa pilik mata. Kaya yun. Bumili ako dalawa, 88 pesos ang isa. So, yun, dalawa na yung binili ko. Next is, 'di ba nagpunta kami ng duty free with Mama and Russell, kasama ko sila nagpunta doon. And then may mga bagay ako mga binili doon, may mga items ako binili doon. Kung hindi niyo pa napapanood yung vlog ko nung nagpunta kami doon, I'm gonna insert somewhere in the screen. Hindi ko alam kung saang part kasi confused pa ako kung alin sa dalawa. Basta yun, nagpunta kami ng duty free and then yun yung first time kong ginamit tong camera ko. So, panoorin nyo. Ang binili ko doon, una ako na in love dito sa candle na to. Actually, hindi ako ma-candle guys. Hindi ako mahilig sa mga kandi-kandila. Ganyan. Ito yung Krispy Kreme na scented candle. And yung kinuha kong scent is yung powdered blueberry. And this one is only 88 pesos. 88 pesos lang siya guys. And I swear, sobrang bango niya. Marami ito eh. Meron dulce de leche. Basta, maraming mga scent. Marami akong pinagpilian, pero ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. So, ito yung kinuha ko. Kumuha rin ako nitong Urban Studio na brush cleaning pad. Ito yung parang, alam niyo yung parang pag tinatamad kayong maglinis ng brush, pwede niyo siyang gamitin. Kasi, hello, focus. Ayan. So, ayan. Ito siya. Pwede nyo siyang gamitin. Parang ididip nyo lang yung brush nyo dito. Siguro, maybe, gagawin ko to ng review. Kasi ano lang to? $3.58. So, siguro mga around 170 pesos lang to. Kaso nga lang, dalawa na lang to nung nagpunta kami doon. Dalawa na lang sila. So, hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa nito. So, ganyan yung itsura niya. Yun. And then, meron din akong binili na itong exfoliating body scrubber. Hindi ko na alam bakit ko ito binili, pero ganito yung itsura niya. Alam niyo yun, kapag ka medyo tumatanda na talaga kayo, nahihilig na sa mga pang scrub, mga gamit sa bahay, mga kandi-kandila, ganyan. Yan. Muli ako niyan. Ito, wala pa tong 50 pesos. Parang nasa, ano ba to? Ay, mga 40. And, Diyos ko, ang pagkatita ko lumabas nung mga nakita ko ito. Mga pillowcases. Alam niyo guys, meron talaga akong something sa mga pillowcases. Ay, pakita ko sa inyo. Dalawa to eh. Dalawang piraso siya na color pink. Tapos, dalawang piraso din siya. Itong may mga flowers. Yan. So, ito nabili ko siya for 75 pesos each kasi dalawa 150. And, pag nagpupunta kami ng duty free, hindi naman mawala na meron na hindi ko ito binibili kasi ito yung current favorite na cleanser ko. This is the Cetaphil na gentle skin cleanser. Napansin nyo naman siguro na naging active yung mga pimples ko and as in, sobrang malala yung mga pimples ko na to the point na naiinis na ako kasi nakabukol-bukol siya and ang hirap niyang i-cover. So, ang ginawa namin is nagbalik ako dito sa cleanser na to. Tapos, nakatulong talaga siya para maging bumalik yung skin ko before. So, yun. Yan. Kaya, bumili ulit ako ng malaki kasi yun talaga yung pinaka kailangan ko sa buhay ko ngayon. Yan. Thank you so much guys for watching today's video. And I hope na meron kayong natutunan sa akin today or meron ako na i-share sa inyo na mga bagay-bagay. Kaya yun. Nahihirapan niya ito ako magsalita ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun. Thank you so much guys for watching today's video. And I hope na gusto niyo itong video na to. And if you did, please give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. And I hope to see you again on my next videos. Bye! Mwah!